Magandang pagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa lahat. Upang inyong abangin ko, Brother Mel A. Palma ng Katotohanan at Kamusapan. At ngayon po mga kapatid, meron tayong tatalakayin dito. Ito ay patungkol sa atake ng maasin. Si Josue ay nakaluhod na nakaharap sa kaba ng tipan at nanalangin sa Diyos. Si Josue nakaharap sa kaba ng tipan, ngunit sa Diyos nanalangin. Ang Katoliko nakaharap sa mga ribulto, ngunit hindi naman sa Diyos nanalangin, kundi sa ribulto. Ang Katoliko daw ay nakaharap sa ribulto at sa ribulto nananalangin. Kanya pong niribat ang video ng ating kapatid, no, na si Mr. Chris Catholic. Kasi itong si Dan Maasin ay ang palaging subject ay ang Katoliko. May kasabihan nga tayo na ang punong hinog, ang bunga ay palaging binabato upang makakuha ka at makakain ito. Ito ang ginagawa ngayon, Dan Maasin, dahil nangyayari ito ngayon. Dahil sa laganap na ang pangangaral sa social media, naging alerto ang mga ibang sekta ng pananampalataya dahil nagbubunga ang simbahang tatag ni Kristo. Another objection from Dan Maasin, ating tatalakayin, mga kapatid. Kung si Mr. Dan Maasin ay mahilig talaga sa mga isyo sa ating Katoliko, bakit kaya? Nagpalabas naman ng video itong si Dan Maasin kontra sa simbahang Katolika, ang video ito ay naglalaman ng kanyang sinabi na ang Katoliko daw ay hindi sa Diyos sumasamba pagkos ito ay sumasamba ayon sa kanya sa ribulto. Tama kaya ang sabi ni Dan Maasin na ang Katoliko ay sa ribulto sumasamba? Palagi na lang tinutuligsa ng ibang sekta ang pananampalataya ng Katoliko. Palaging ginagamit ang pagsamba sa ribulto. Palaging ang akusasyon nila, ibang Katoliko, nasamba ang larawan o ribulto. Nang masilayan ni Dan Maasin ang defense video tungkol sa akusasyon nila sa simbahang Katoliko, ay gumawa rin siya ng video upang kontrahin ito. Sa depensa ng simbahang Katolika, ginamit ang Josue 7:6 na nakasaad dito ang ganito. Pinunit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding paghihinagpis. Nagpatira pa sila sa harap ng kaba ng tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalungkutan hanggang sa paglubog ng araw. Na alam naman natin na nandoon ang larawan o ribulto ng kerubin. Nandoon po yun sa kaban ng tipan. At ang kaban ng tipan na ito, ayon po sa Exodus chapter 25 verses 18 to 20, ay meron po itong larawan ng kerubin. Ito po yung ating mabasa. Lalagyan mo ng dalawang kerubing ginto ang dalawang dulo nito, ig-iisa magkabilang dulo. Ihihinang ang mga kerubin upang ito at ang luklukan ng awa ay maging iisang piraso. Gawin mong magkaharap ang dalawang kerubin na parehong nakatungo at nakabuka ang mga pakpak na niluklukan ng luklukan ng awa. Malinaw yan mga kapatid na ang ribulto o imahen talaga ay nasa harap mismo ni Josue noong siya ay nagpatira pa. E bakit kaya hindi ito maunawaan ni Mr. Dan Maasin? Ito ay dahil sa kanyang palusot. Ito yung palusot ni Dan Maasin. Sinabi mismo kasi ni Dan Maasin na pinatayo daw si Josue dahil sa pagpatira pa niya sa harap ng kaba ng tipan. Ito daw ay mababasa sa Josue 7:10. Sumagot si Yahweh, tumayo ka. Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Tama nga ba ang pagkaunawa ni Dan Maasin sa sinabi ni Josue? Ano kaya sa palagay niyo mga kapatid? Ito po ba ay malinaw na nagsasabi ng totoo si Dan Maasin? O ito po ba ay magkakaroon ng kalinawan sa kanyang maling pagkakaunawa? Dahil nahahalata talaga ang kakulangan
kapag kaunawa nitong Dan Maase na ito. Gawin pa naman ang sarili niyang kapani-paniwala sa paggamit ng talata, eh, hindi naman yan ang context na binabanggit ng talata. Alam niyo ba mga kapatid? Hindi pinatayo si Josue ng dahil sa pagpatirapan nito sa harap ng kabanang tipan. May totoong dahilan. At ang dahilan na ito ay magkaiba po sa pagkaunawa ni Dan Maase. Ang pagbabasa kasi sa Bible ay hindi dapat na nakatuon ka lamang na single verse sa isang talata lamang to prove that you are right and others are wrong. Kapag sasabihin mo na, ito yung totoong katotohanan. Ito yung totoong kahulugan ng talatang ito. Kailangan kasi na mayroong tinatawag nating contextualization na gagawin upang mas lalong legit ang pagkakaunawa natin sa talatang ating binabasa. Ang Biblia ay mas nauna pang na-compile kaysa sa pagkapanganak kay Dan Maase. Kaya mas mabuti na ang context ay sa Bible natin hanapin. Ano nga ba ang dahilan ng pagpatayo ng Panginoong Diyos kay Josue? Ito nga ba ay dahil sa pagpatirapan niya sa harap ng kaban o may iba pang dahilan? Ito mga kapatid, ang dahilan talaga kung bakit pinatayo si Josue. Basahin natin yung karugtong lamang sa talata sa Josue 7:13. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maghanda sila bukas sa pagharap sa akin. Kapagat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang kasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin kapagat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Di kayo makaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi na aalis sa inyo ang mga bagay na iyan. Ito naman pala, pinatayo kasi pinapahanda ng Panginoong Diyos. Hindi naman pala iyon pinagalitan o sinuway si Josue ng dahil sa kanyang pagpatirapa sa harapan ng kabanang tipan. Kanang doon mismo ang imahin ng kerubin o naribulto ng kerubin. Ang pagpapatayo pala para kay Dan Maase ay hindi naman patungkol yon sa pagpapatirapa. No? Totoo yan, Dan Maase. Kasi yung pagkakasabi mo, pinatayo siya dahil sa pagpapatirapa niya, pero hindi pala ganyan. Dahil sa mga Bible scholar, hindi magkapareho ang rason sa kay Dan Maase. Bakit kaya hindi magkapareho ang rason ng Bible scholar sa rason ni Dan Maase? May nagsasabi kaya na pinagsabihan si Josue dahil sa pagluhod sa kabanang tipan? Meron bang Bible scholar na nagsasabing ganoon? Ito yung maliwanag at malinaw na pahayag mismo sa pulpit commentary sa mismong binanggit na Josue 7:10. Get the app, not puerile lamentation, but action is ever the duty of the soldier of the Lord. If defeat assails either the individual or cause, there is a reason for it, and this must be promptly searched out, and with God's aid be discovered. The sin or error once found out and put away, the combat may be renowned and brought to the successful issue. Josue 7:10. Pareho pala ito. Sinabi ni Josue sa 10:13, pinatayo si Josue dahil may ipinapagawa ang Diyos sa kanya. At hindi naman pala ito patungkol sa pagpapatirapan niya sa harapan mismo kabanang tipan. Puntahan naman natin ang Matthew Henry's concise commentary. Ano naman ang pahayag niya patungkol sa Josue 7:10? Babasahin natin ay ganito. God awakened Joshua to inquiry by telling him that when this accursed thing was put away, all would be well. Times of danger and trouble should be times of reformation. We should look at home, into our own hearts, into our own houses, and make diligent search to find out if there be not some accursed thing there, which God sees and abhors, some secret lust, some unlawful gain, some undue withholding from God or from others. We cannot prosper until the accursed thing be destroyed.
So yun, yun yung magkapareho yung idea. Meron kasing inutos yung Diyos na kailangang alisin sa bayan ng Israel doon mismo sa lugar na kanilang pinagpupuntahan. Kaya lang, disobedient sila, that's why nagalit ang Diyos sa kanila. Ito naman, ang ginawa ni Josue at ng bayang Israel, nagpatira pa sila. No? Pinunit ang damit at si Josue nagpatira pa mismo sa harapan ng kabanang tipan. Pinatayo siya ng Diyos, not for the benefit na sasabihin na, uy, Josue, mali yan. Mali yung pagpapatira pa mo sa harap ng kabanang tipan. Wala pong ganun, mga kapatid. Wala pong ganun na sinasabi. Nagsasaad pala ito na ang ginawang pagkakamali ng bayan ng Israel, ito ay hindi naman binanggit na pinagalitan si Josue dahil sa pagpatira pa sa harapan ng kabanang tipan. So, yun yung kalaro, mga kapatid. At ang pahayag na ito sa Matthew Henry's Concise Commentary ay mababasa natin sa karugtong na talata lamang ng ginamit ni Dan Maasin. Ito ang mababasa natin, mga kapatid, sa Josue 7:11. Nakarugtong mismo ng kanyang ginamit at 7:10. Nagkasala ang bayang Israel, sumira sila sa kasunduang inigay ko sa kanila sapagkat muha sila ng mabagay na nakatakdang wasakin. Nakaw nila ang mga iyon, itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Mas klaro, mga kapatid, ang mag-cite tayo ng Bible scholar kaysa makinig lamang tayo sa sariling pagkaunawa itong si Dan Maasin. Ayon naman kay Martin Woodstra, hindi niya sinasabi na mali ang pagpatira pa ni Josue, bagkos sabi niya, the Lord's reply to Joshua is court. Joshua is told to stand up and no longer lie on his face. If our understanding of Joshua's prayers has been correct, the Lord's displeasure with Joshua's grief arises not from the nature of his plea, but from the Lord's great anger which blazes toward all Israel on account of its sin. Corporately, they are all involved in the offense of Achan. Yan, klaro na nabasa natin sa The Book of Joshua, New International Commentary on the Old Testament ni Martin H. Woodstra, page 156 po ng ating kopya dito sa PDF file. Ilang mga Bible scholar na po ang nakot natin at hindi pa yan bias kasi hindi naman sila mga Catholic. Pero hindi sila magkapareho ng pagkaunawa ni Dan Maasin. Again, mga kapatid, si Josue po ay hindi sinaway o pinagsabihan ng dahil sa pagpatirapan niya sa harap ng kabanang tipan. Siya po ay pinatayo upang ang Panginoong Diyos ay sundin niya sa pag-uutos. No? Klaro, mga kapatid, na galit ang Diyos sa bayan ng Israel at hindi sa ginawa ni Josue na pagpapatira pa mismo sa harapan ng kabanang tipan. Kaya inutusan si Josue kasi siya ang namumuno sa bayang Israel. Remember, successor siya ni Moses. Ha, mga kapatid. Now, mga kapatid, balikan natin ang sinabi ni Dan Maasin na ang Katoliko daw ay nanalangin daw sa rebulto at hindi sa Diyos. Ano kaya niyan mapapatunayan na ang Katoliko ay sa rebulto na nanalangin? Tanungin natin siya, nakarinig na ba siya ng matinong Katoliko? Ha? Ito at tinatanong natin ngayon, mga kapatid, matinong Katoliko na nanalangin ng ganito, Ama namin, ikaw ay nasa rebulto. Nakarinig ka na ba ng ganoong matinong Katoliko? No? Na nagsabi na ang kanyang Ama, ang Diyos, ay nasa rebulto? Wala naman. Baka naman kasi, pangusga naman ang ginawa nitong si Dan Maasin sa ating mga Katoliko. Ano kaya sa palagay niyo, mga kapatid? Sa ating Katekisim the Catholic Church ay klaro ang mabasa natin ganito, Our Father who art in heaven. That is the Katekisim the Catholic Church Article 2. So, ang may problema lang sa pag-iisip ang magsasabi sa rebulto na nananalangin ang Katoliko. Kahit na makakita pa ng ebidensya itong si Dan Maasin ay hindi pa rin niya maniniwala. Ang turo sa Katoliko ay manalangin sa Ama na nasa langit at hindi sa rebulto. Ngayon, kung itong si Dan Maasin, ang pagkaunawa sa ating panalangin ay naka-address tayo sa rebulto, klaro, may problema yan.
kanyang pag-iisip. Yan. Isipin pa naman niyang Diyos ang rebulto. Nasa katinuan pa ba ang taong ganyan? Sabi nga ng ating Panginoong Hesukristo ay ganito, huwag kayong humatol nang di kayo katulan. Mateo 7:1. Kaya para sa iyo, Dan Maasin, huwag kang husga sa Katoliko dahil hindi naman turo sa amin na manalangin na naka-address sa rebulto kapag kami ay nananalangin na nakaharap mismo sa rebulto sa isang imahin o larawan. Mag-isip ka naman ng tama upang kahit pa paano ikaw ay tumama. Kaya mga kapatid, palagi po natin tatandaan, ang may alam ay dapat may pakialam. Ngunit ang nagmamarunong ay mahahalatang walang dunong. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, magpakailanman, kod iyo et Ecclesia.